Lady in Red. Pa, saan po kayo pupunta, ma'am? Mali ma'am, po. Dito po tayo. Ayan po yung bilog, ma'am. Ma'am, dito po, ma'am. Nalasing na. Kanina kumakanta lang ng video. Ngayon natamaan lasing na siya talaga. Tinamaan na. Oo. Hindi pa tumama kanina yung mga unang tagay. May mga ganun eh. Hindi ka tinamaan na. Yung late na. Baka sinayaw to. Usually, di ba, pag umiinom ka, okay ka. Eh, sinayaw ka. Nung nayugyug ka, tsaka. Oo eh. Kamusta, Nay? Okay naman. Oh, di ba? Sabi sa'yo, lasing. May amat. Ang ganda-ganda niyo po. Ay, salamat. Ngayon lang to. Ganda na. Naku, pwede nyo araw-arawin yan. Huwag na natin isoli yung gown. Magsawa ang tao katitingin sa akin. Ano po? Magsawa ang tao katitingin sa akin. Araw-araw suot nito. Hayaan mo sila magsawa. Ang mahalaga, hindi ka magsawa sa sarili mo. Ito na po yung bisita nyo. Gusto kayong makita sa kagandahan nyo today. Pasok po. Ayan. Ayan po yung padala ng kapilya. May sasabihin daw po sa inyo. Anak niya yan. Ah, anak niya pa. Kala ko padala ng kapilya. Po. Si Mary Jane. Hi, Mary Jane. Hello, boys. Hello, Miss Kim. Good afternoon po. Good afternoon. Pang ilang kang anak ni Nanay Teresa? Panganay po. Ilan kayong magkakapatid? Tatlo po. Tatlo. Anong pinagkakaabalahan mo? Ngayon po kasi, pandemic, work from home po ako ngayon. Anong trabaho mo? Office staff po sa BGC. BGC. Social. Tsaka yung nanay, may grocery. May grocery, pero lasing. Yes. Ngayon ang tulo lasing, kaya nakikita ko kayo. Nalasing sa atin. May asawa ka na rin, Mary Jane? Wala pa po. Wala pa. O sige, usap na kayo ng nanay mo. Go. Kwento mo sa amin dati na nung lumabas yung kambal, si Payat po kasi maliit, ganito lang po kaliit. Tapos naninilaw. Lumabas yung kambal? Kakambal mo? Hindi po, yung kapatid ko po. Kakambal po nung dalawa po sila. Magkakambal po. Tapos yung isa po, lumabas, ganito lang po kaliit. Kasi liit nung pusa. Okay. Tapos naninilaw po. Ang sabi po ni mama, since hindi naman po gumagalaw, ang sabi po ni mama is ilibing na lang. Pero ang sabi ni papa, huwag kasi... nilagyan po ni Papa ng bulak, tapos gatas, pinasipsip po, and umiyak na po yung kapatid ko. Tanong ko lang po, kung tinuloy niyo po yung desisyon niyo na yon, pinagsisisihan niyo po ba yung desisyon niyo na yon? Kung sakali po kasi na tinuloy niyo yon, wala po si Payat. And tatanong ko kung pinagsisisihan niyo po yung ganong desisyon. Kasi okay naman po si Payat ngayon. Malaki naman po siya. 25 years old na po siya. Malusog po siya. Anong tanong mong pinagsisisihan niya ba na naisip niya yon? O pinagsisisihan niyang hindi natuloy? Kung pinagsisisihan po niya na naisip niya yung bagay na yon. Kasi okay naman po yung kapatid ko po ngayon. Okay. Hindi ho ba kayo nagsisi na... minsan sa isang saglit na isip mo yun na ilibing na yung batang. Hindi mo ba pinagsisihan na bakit ko ba naisip yun? Bakit ba lumabas sa bibig ko yun na ilibing yung anak ko? Pinagsisihan niyo ho ba? Pinagsisihan ko po yun kasi kung itutuloy ko yung buhay pa yun, di ako maring maisip ko bakit ko man yun ginaganon, buhay pa. Diba? Eh sabi ko, Bakit po ba naisip kasi yun? Pag anak ko kasi, Mami, ano, labas lang siya, maliit siya. Maliit parang kuting. Oo, di ko man akalain mamimi na ano, mag-anak ako ng kambal kasi ang alam ko kasi mag-anak ko, isa lang anak ko eh. Mm-hmm. Eh sabi naman kamadro pag iri ko, malaki yung isa. Mm-hmm. Tapos pag sabi ng kambal, sabi naman ng kamadro na, huy, may lahi kang kambal. Sabi ko, ha? May kambal pa ba ako? Mamaya mag-antay ka kasi ano, humihilab yan. Ah, hindi siya na ultrasound? Hindi mo alam na hindi kambal po, kasi nanganak po ako sa bahay lang. So, bago ka manganak, hindi ka regular na na-check? Hindi, kasi... Saan mo ba kayo nakatira? Diyan lang po sa Morong. Sa? Morong. Bakit po hindi kayo nakaka... Ba't din niyo po pinapacheck yung sarili niyo at saka yung bata nung kayo'y nagbubuhay? Kasi wala man kaming pira noon. Eh, ba't gumawa po kayo ng bata? Nag-aksidente lang. Ayun. Aksidente lang. Kasi, di ba, yun ang paggawa naman ng bata, hindi pa yan niluluwal, may obligasyon na agad yan eh. Sa tiyan mo pa lang, kailangan mong mapacheck yan. Napacheck lang yung bata, ikaw mismo may obligasyon ka sa sarili mo na dapat mapacheck mo yung sarili mo. Nagpacheck ako noon. Dapat safe ka. Oo. Noon kasi, mama, may kasi mahal kasi ang ano,
Mahal ang hospital ba? Oo, kaya sa susunod, pag mahal, pag ganun, huwag nalang gumawa. Ay, diba? Wala namang gagawa. Ha? Wala namang gagawa kung kasi susunod. Kasi patay na. Patay na asawa ko eh. Hindi, kaya nga, ibig ko sabihin, kung sakasakali mo sa susunod na buhay mo o sa mga nakikinig dito, di ba? Pag hindi kaya, kung mahirap ang buhay, di ba? Huwag nang gumawa kasi yung mamimiligro yung buhay ng bata sa sinapupunan mo at yung katawan mo din nung nanay baka mamiligro kung hindi siya regular na na-check, di ba, sa ospital kasi kailangan yun eh, kailangan masigurong malusog kayo at yung bata. So, nagsisi ka na bakit mo ba naisip yun? At saka, ba't mo naman papalibig agad? Hindi mo pa napapacheck kung... Hindi, naisip ko lang yun kasi sabi ko, patay na siguro to. Kasi hindi kasi kumikilos. Ganun lang kakaswal. O labing nyo na, ganun. Hindi, wala. Naipag-isipan ko lang. Hindi mo nyo sabi, libing agad. Napag-isip ko, patay na ba kaya ito? Sabi ko, wag naman. Sabi ko, sabi ng kumaduro na, alagaan mo yan kasi kung... Umano pa siya yung gumaganon ba makamay ba? Ano bang sabi ng kumadrona? Hindi ba sinabi ng kumadrona nung buhay pa o patay? Bakit ganun agad yung tumakbo sa is? Di ba sinasabi naman kumadrona? O buhay pa naman? O buhay pa. Tapos, pagpahigain ko siya, ano ba nangyari nitong bata na to kay ano man? Nakaganyan lang siya. Eh, pero buhay pa naman oo, daw. Oo, buhay pa po. Eh, ba't pinapalibing mo na? Eh, hindi po. Balak ko lang. Iniisipan ko lang yun. Naisipan ko lang po yun. Nadaanan lang siguro. Opo, naisipan ko lang ba? Pero hindi ko ginagawa yun. Anak ko yun eh. Pinaghirapan ko yun sa siyam na buwan, tapos gaganyanin ko lang. Di, ang ginagawa ko po, ano, pag ganun padidi ba sa tasa lang ba? Kasi hindi siya marunong sumisip-sip ng buti. Bilang kapatid nung ba, anong, nung narinig mo yung kwentong yun, anong naging reaction mo? Para sa akin, na-hurt po ako ng konti kasi dapat po hindi niya yung inisip. Binigyan niya ng chance yung kapatid ko. Parang i-evaluate niya muna kung ano ba to, ano bang lagay nito, mga ganun po. Oh, yan. Hindi ko naman natuloy po. Parang hindi ka kaagad magtitink ng ganung mga bagay kasi syempre, nagpakahirap ka magdala in 9 months tapos ganun mo lang sasabihin. Eh, hindi ko naman natuloy. Inalagaan ko naman ngayon. Kaya sorry na lang sa pag-iisip ko nga ganyan ang isip ko. Pero ngayon malaki na sila. Mahal ko na kayong lahat. Baka magulong-magulo lang talaga ang isip ni Mami. Ay, thank you. Eh, bilang isang babae, ikaw, ano, si Mary Jane. Apa. Bilang isang... Yung mga karan, di ba, Sheben, narinig mo yung karanasan ng nanay mo, yung mga ganun. Yes, bilang po. Isang babae ngayon, may asawa ka na ba? Wala. Wala po. Bilang isang babae na wala pang asawa at wala pa ring anak, ano yung mga tumatakbo sa isip mo tungkol sa pag-aasawa at pag-aanak? Para po sa akin ngayon, since nasa tamang edad na naman po ako, iniisip ko po yung magiging kapakanan. Kung ba nag-asawa ba ako ng gantong edad, anong magiging buhay ngayon ng pamilya ko, ng magiging pamilya ko since pandemic ngayon? Ang hihirap ng mga sitwasyon, ang hirap ng mga bilihin. Kaya ang bala ko po ngayon is mag-iipon po muna ako at saka kapag once na nakapag-ipon na po ako, tsaka ko po i-decide yung sarili ko na mag-settle down na po. Ganda. Maraming salamat sa pag-share mo sa amin ng thoughts mo, Mary Jane Oliva. At yan po si Rinanay number 3, Teresa Oliva. Palakpakan natin ang ating tatlong Rinanays na matapang na ibinahagi ang kwento ng kanilang buhay. Liwanag na ang entablado para sa pinakamagagandang babae sa balat ng lupa. Ang ating mga ulirang ina ay sasalang na sa ating palasyo. Ito ang Reyna ng Tahanan!